So today, pag-uusapan natin kung paano nga ba makakatipid sa iyong pagpapagawa ng bahay or ito yung pamamaraan na kung saan ikaw mismo yung magpapagawa, combination siya ng arawan tsaka pakyawan. So stick around at tapusin ang video na to. So ang pinakauna mong gagawin is magpapagawa ka ng drawing or design sa isang architect or engineer ba kaya na kung saan kukunin mo siya as all-in na talaga, like sila na yung mag-provide sa'yo ng complete set of plans para sa yung permit application. Yung ready na, yung ibibigay, ipapasa mo na lang sa munisipyo or sa city hall. Meron ng architectural, structural, electrical, sanitary and plumbing, sign and sealed na with blueprints, yung kumpleto na, yung tipong ipapasa mo na lang sa city hall. May kasama na din na bill of materials and quantities, saka material specification. So, yun yung kagandahan nun kung may mahanap kayo na one-stop shop na lahat na talaga, yung tipong ipapasa nyo na lang sa munisipyo, ganyan, or sa city hall. Maganda makahanap kayo nun para mas makatipid kayo. So, maghanap din, magpa-quote din, kasi iba-iba kasi yung presyo or singilan yan. May iba by percentage sa amount ng pinagagawa mong bahay, at may iba naman na budget-friendly lang din mag-hingi. So, ang pangalawa mong gagawin is magpa-estimate ka ulit. Kasi yung kasama doon na bill of materials and quantities sa pinaka-package or yung lahat-lahat na set of plans. Kasama kasi yung bill of materials and quantities doon. Tsaka yung estimate kung magkano aabuti ng bahay, hindi kasi yun talaga as in magtutugma or maaring mas mababa or mas mataas siya sa actual cost. So, pa-estimate ka talaga ng pinaka-at cost, actual cost, bali yung pinaka-gagastusin mo sa materials, sa labors, and equipment na walang kasamang profit. Maganda siya na ipa-estimate yung at cost kasi malalaman mo or maibibigay sa'yo nung nag-estimate yung pinaka, halos close talaga sa pinaka gagastusin mo. Nagpa-estimate ka ng at cost, siguruduhin lang na alam niya kung saan ka talaga located para yung pagtatanungan niya sa mga presyo based sa mga materials is talagang nag-fit or yun talaga yung presyo ng mga materials sa inyong lugar. So, yun. Pa-estimate ka para makuha mo yung pinaka-at cost para alam mo, yun talaga yung totoo. Kasi yung mga katulad sa video na in-upload ko dito na magkano magpagawa ng bahay na per square meter, ballpark figure lang yun at hindi yun talaga pwedeng basihan na yun na talaga fixed na. Maganda kung talagang magpapagawa ka at willing mo talagang makasave is talagang magpa-estimate ka ng pinaka-at cost. So, pangatlo is mag-source out ka at magpa-canvas ng mga materials. Kasi syempre, di ba, nagpa-design ka na kasama na yung bill of materials and quantities tsaka specifications. So, nakalagay na dun ano yung mga materials na gagamitin. So, yung like basic na mga laging alam natin na laging ginagamit is yung cement, rebars, CHB, tapos aggregates like sand and gravel, tapos mga gypsum board, fiber cement board, mga marine plywood, tapos mga tiles or mga anong mga klaseng sliding windows, ganyan. So, pwede nyo nang ipa-canvas. Example, nakalagay naman dun. Or, kung kompleto naman yung specification at nakalagay na yung mga gagamitin na mga materials, so, pwede nyo nang i-start, ipa-canvas para at least alam mo kung sinong supplier pinakamura. So, pang-apat na step is iko-combine mo yung pakyawan tsaka arawan. Tapos, kukuha ka lang ng engineer na pwedeng mag-inspect, lalo na sa mga critical na mga activities like buhos, yung pinaka-paggawa ng foundation. Meron kang engineer na mag-i-inspect for you. Pero pag engineer ka din or may alam ka na talaga sa construction at nakailang ulit ka nang nagpagawa, so madali na lang yun sa'yo since may idea ka na or pero mas maigi talaga, meron ka pa rin talagang engineer na ilalagay. Bayad mo sa kanya, it's either per inspection, ganyan, sa mga critical activities or example, yung mga kailangan mo talaga siya. Kasi syempre, maganda din may magtingin din sa plano lalo na kung hindi ka pa bihasa. Pero pag bihasa ka naman at may idea ka talaga sa pinapagawa mo, is okay lang naman. So ito, yung sinasabi ko is makakatipid ka kasi kukuha ka lang ng parang
engineer na mag-i-inspect for you at titingin ng mga specification kung tama ba talaga yung mga nilagay or kung tama ba ang paggagawa based sa plan. Yung bayad niyan sa engineer is depending. Meron niyang mga per inspection lang na payment. So, isa yan sa pwede mong gawin, pero at the end of the day, ikaw pa rin yung mag-decide sa ipapagawa mo. Ito, suggestion lang at hindi ito yung tipong ito na yung susundin mo. Parang idea lang na pwede niyong baguhin. Like, if full-time nyo talagang may papabantay na engineer, ganyan. So, kung if full-time nyo ba na throughout sa project, yung babayaran mo siya throughout sa project or per inspection lang niya yung bayaran. So, depende din sa inyo kung okay sa inyo yung ganitong setup. Panglima is, ipapapakyaw mo yung mga activities na alam mong may mga mas expert talaga doon. Example, sa mga tiling works, sa paggawa ng mga windows, sliding windows, may mga installer kasi na mabilis lang, tas pulido gumawa. Yung mga activities na alam mo na, ah, ito, pwede ko itong ipapakyaw, hindi ko itong ipapaarawan, mga ganon. Tapos, maisip mo, ah, itong paggawa ng cabinet, ipapapakyaw ko din para mabilis lang din. So, may mga ganon kasi may mga skilled naman talaga na nag-i-install sa mga glass. Kunwari, magpapalagay ka ng glass, ganyan. So, aluminum and glass installer, ganyan. So, meron niyang mga pakyawan na magagaling talaga dyan. So, pwedeng ganon yung gagawin mo. So, pang-anim na paraan para makatipid ka is talagang mag-stick ka sa finances mo or yung ginawa na pinaka-at cost, mag-stick ka talaga doon. At saka, syempre, i-manage mo, tignan mo talaga. Example, ikaw lang yung nagpapasaho din sa arawan. Syempre, babantayan mo kung yung mga tao is binabagalan ba ang trabaho. Syempre, andyan ka para tignan din yun. Kasi yung ginagawa natin or yung setup na iniisip natin is arawan plus pakyawan siya na setup. Isa din sa kailangan mong bantayan is mag-stick ka talaga sa design tsaka sa plano, yung hindi mo siya babagu-baguhin. And then, mas maigi na standard sizes yung pipiliin mo for doors, yung windows kasi. Mahirap kasi magpagawa. Tapos, ipapasadya mo pa yung mga sizes. Mas mahal siya. Kasi nakabili na ako eh, na iba yung size ng pinto. Kaya, maliban sa mag-aantay ka pa ng time, mas mahal pa kesa sa standard size. Pero kung ayaw mo masyadong mag-isip, tapos gusto mo kumuha na lang ng contractor para may mag-isip para sa'yo yung hindi talaga ikaw na yung magmamanage, pwede mong gawin yun. So, pero magagamit mo yung at cost na pina-estimate mo para yun yung basihan mo na yung estimate ba or quote na binigay ni contractor is hindi ba sobrang times 2 ba or malaking-malaki ba yung nagiging profit. Kasi yung profit naman, hindi naman siya yung sobra talaga. Kasi sa mga nakilala ko, hindi naman sila sobrang laki talaga maglagay ng mga profit nila. So, magagamit mo yung at cost na pina-estimate mo para makita mo dun kung talagang, oy, ito kay contractor A, mas malapit to dito. Kay contractor B, grabe, ang taas ng pinatong. Tapos, kay contractor C, medyo okay, pero mas bet ko si A. Mga ganun. So, magagamit mo yung at cost na pina-estimate mo sa isang engineer or nag-i-estimate na kakilala. So, yun lang muna for today. I hope na may natutunan ka sa video ngayon. So, yun lang kung gusto mo makatipid, yun yung mga diniscuss natin. Unang-una, magpa-design ka. Pangalawa, magpa-estimate. Pang-apat is, i-combine mo yung pakyawan and arawan. So, pang-lima, ipapapakyaw mo yung mga works or activities na alam mo na may mas mabilis gumawa noon, like pagpapagawa ng cabinet or tiling works, example. So, pang-anim is, i-manage mo yung finances, tas babantayan mo yung mga workers. Pang-pito is, mag-stick ka sa design at sa mga standard sizes para hindi ka mahirapan kapag bumili ka ng materials at mas mapagastos. So, yun lang muna and see you again sa aking susunod na video. Bye!